Ay, grabe! Kumusta negosyo? Ay, grabe. Kalatang-kalatang. Grabe ang dami. Kasi yung clicker natin. Yun? Hindi lang ako gagamit ng microphone. Is it okay? Yes. So dapat naka-microphone? Yes. Okay. Sige na nga. Takot ko na sa inyo. Anyway. So good morning! Good morning! Ulitin natin. Kumusta ang negosyo? Ay, good morning! Ganyan. Diba? Bakit tinatanong kayo? Kumusta ang negosyo? Sinagot nyo yung prospect nyo. Ay, grabe. Di ba na nangyari? Di ba? Parang kayo rin yung kahapon. Yes! Okay. So, iba naman yung topic natin ngayon. Ano? Yesterday was regarding skills, right? Yes. So, ngayon, pag-uusapan natin si Empower Consumers Achievement Platform. Ano naman to? Actually, yung mga nabanggit natin kahapon, almost, maybe parang the same din. Okay? Pero maganda po kasi, may mas maintindihan nyo lang. Sino yung first time na ako marinig? Wala? Lahat kayo narinig yun ako? Yes! Before? O si, ang pangalan nito si Lisa Ansay from Hong Kong, nakikinig daw po siya. Kanina pa siya nag-aabang sa FB Live. Hi! Kumusta po yung mga taga-Hong Kong? Kumusta po yung mga nasa ibang lugar? Anyway, hindi ko po kayo bibiguin, no? Sana po ma-explain ko na maayos itong ating training. So, may ilang taon na kayo? 7 years. Ikaw? 21. So, ang range natin, si sir, hindi ko na tanong yun. Ano mo? Ang 22 lang eh. Okay. Di ba? So, si ma'am? Akala ko sasabihin mo sa kanya, I'm the age na hindi na tinatanong ang edad. Di ba? May ganun sa mga babae daw, ganun eh. No? May panahon, may age na hindi na sila dapat tanongin. Di ba? Okay. So, again, ang training natin is regarding sa empowered, sa achievement platform. Okay? So, kaya ko pinapanong yung mga edad ninyo kasi naaalala ko ng panahon ko, ganyan din yung mga edad namin na nag-start kami sa networking. Okay? Yung mga panahon na parang nag-aaral pa yung karamihan sa amin, yung iba kaka-graduate lang, yung ganun mga time na yun. But, kayo ba yung nagpunta rito ng kusang loob or pinilit kayo ng inyong mga hovers? Pusa. Yung totoo? Pusa. Bulong mo sa akin, bulong mo lang. Hindi naman nila narinig eh. Ha? Hindi naman marinig yan ng mga may-ari ng hub ninyo. Ano? Pinilit lang kayo, no? Pati mo yung mga mukha nila, hindi ganito. Hindi. Okay? Pinilit lang. Mapaganda natin po, pinilit kayo, sumunod kayo. Kasi may matututunan kayo. Di ba? Kasi yung pinilit ka tapos ayaw mo, mahihirapan tayo matuto. But anyway, so, simulan natin. Ano ba yung importance ng training? Para po maintindihan ninyo. Gaano ba ka-importante ang training? Marami pong tao, pag sinabing training, automatic sa kanila, nawawala na ang gana. Kasi pakaramdam nila, alam na nila lahat. Which is impossible, right? Pag meron kayong task na bago sa inyo, dapat kailangan ng training. Sa trabaho nga, sa school nga, di ba, may tinatawag pa yung OJT. Tama ba? On the job training, iti-train ka pa. Bago ka talaga makuha as employee nila. So dito rin, ganun din. Ito yung pinaka, hindi naman na natin masasabing OJT, but my point here is, for you to gain knowledge, marami kayong maintindihan, dapat lagi tayong matin ng training at iba-ibang klaseng training. Kagaya ko, marami akong modules. Yung ibang speaker, marami rin silang modules. My point here is, dapat pinag-aaralan nyo rin kung ano yung napaparinggan nyo sa kanila. Tapos, since magkakaiba tayo ng personality, magkakaiba tayo ng background, hanapin lang ninyo yung training na tutugma sa pagkatao ninyo. Yun ang i-accept ninyo. Yung sa tingin nyo hindi babagay sa inyo, huwag nyo i-accept. Pero at least alam lang ninyo. Are you getting my point? Yes! Ganun lang yun. Kagaya na binanggit ko yesterday, di ba? Anong part asa na siya, no? Yun, anong part ng chicken yung gusto mo? Right? Sabi niya sa akin, yung thigh. Naalala ko pagkahapon, sabi niya, ito mismo yung thigh, di ba? Pero ayaw niya ng breast. Ganun din sa inyo. Di ba? May mga parte kayo ng sa pagkain na gustong-gusto niyo, may ayaw din kayo. So, ganun din po sa training. Hinahain namin sa inyo to, kunin niyo lang yung gustong-gusto ninyo. I-master ninyo,
Tapos ihalo nyo sa iba-ibang klaseng training. Pag halo-halo nyo, get one equation from me, one equation kay Sir Perry, one equation kay Doc Butch, one equation from Sir Christian. Okay? Tapos gumawa kayo ng sarili nyong formula. Tapos, kayo yung bahala doon. Yun yung gagamitin ninyo. Hello? Hi! Importante rin po yung ngiti. Yes? Ngiti naman kayo. Alam niyo ang ngiti, sa totoo lang ha, nakikita yan kahit na naka-face mask kayo. May fake ng ngiti. At may genuine ng ngiti. Yung fake ng ngiti, hindi kasama ang mata. Yung totoong ngiti, yun ang ganoon. Ganoon na yung mga mata. Diba? Ayan, diba? May kita niyo, diba? Ganoon yung mata. Okay? Pero pag fake, ganyan lang. Wala. Walang movement yung dito niya. O, kalata naman sa mga mukha. Tingnan yung katabi niyo. O, ngumingi, diba? Hindi, ano? Kasi maangot, no? Bakit? Wala pa kasi ma-recruit. Tama ba? Ang dami ko ng pinoster. Wala akong ma-recruit. Okay lang yan. Normal yan. Kailangan maramdaman nyo yan eh. Kaya lang kayo dapat umantin ng training. Okay? Para malaman nyo, teka, normal pa rin nararamdaman ko. Nakakabwisit. Totoo ko yun. Totoo, di ba? Sa mga nanonood po, di ba? Sabi, totoo yun. Nakakabwisit. Ang dami mo na-recruit. Ito pa malapit. Ang na-recruit mo pa, may utang na loob sa'yo. Tapos ayaw sumama. Mas nakakapigun yun. Tama ba? Totoo yun, de. Mas nakakapigun yun. Grabe, may utang na nga sa akin. Totoo sa'yo pa sumama. Gusto mo nga yumaman siya, ayaw niya pa. Huwag kayong mag-alala, ayaw niya pa. Pa, ayaw niya pa. Darating din yung time, magugustuhan niya rin. Yes. Okay? Diba? Yes! Okay, ganun yung training. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. May dalawang tao, wait po to ha, dalawang tao, hindi pala tanong. May dalawang tao. Inutusan sila, binigyan sila ng task na ano, na pagputol ng maraming kahoy. Pabilisan sila magputol ng maraming kahoy. Okay? Yung isa, walang ginawa ko, di magpalakol na magpalakol doon sa kahoy. Okay? Pag naputol na isa, takbo na naman sa isa, palakol ulit. Yung isa naman, habang nagpapalakol, relax na siya. Tapos, after matumbay yung isa, ang gagawin niya? Upo muna siya, magpapahinga, habang nagpapahinga, hinahasa yung palakol niya. Pag matalas na ulit, palakol na naman. Sa puto na naman, hasa na naman. Sa tingin nyo, sa buong maghapon, sino yung pinakamaraming napatumbang puno? Yung nagahasa o yung hindi nagahasa? Yung nagahasa. May time pa siya to relax. Tama ba? Bakit? Nare-regain niya yung kanyang strength at the same time, tumatalas yung kanyang palakol. Ganon din po dito. Di ba? Itong pagdating niya rito, hindi po to waste of time. Oh yes, mapapanood ko naman yung sa FB eh. FB Live. Yeah, it's true. Mapapanood nyo po ito. Pero iba yung intensity pag nasa harapan kayo. Yes. Correct? Tama ba? Yes. Welcome back pa! Parang nangyayari naman natin yung mga nanonood sa FB. Diba? Karamihan kasi ng online. Ano pwede naman mapanood? Isa po yan sa mali. Isa yan sa mali. Nai-entertain ang inyong utak. Yung pag sinabi mong napapanood ko naman yan sa FB, automatic yan, nagkakamali ka na. Bakit? Kasi nag-entertain ka na ng katamaran. Yeah, ha? Di ba na-entertain mo yung katamaran? Sa susunod, may pag-training na naman, may sincere na naman, mapapanood ko naman sa FB hanggang sa wala ka ng kagana-gana, nandun ka na lang, nakaupo. Di ba pag nakaupo ko ganun lang? Walang dating. Totoo, hindi? Yes. Uy! Yes. Ano nga? Totoo yun, walang dating. Pero pag nandito kayo, may interaction tayo. At kami naman mga speaker, natutuwa naman kami. Kasi nakikita namin yung inyong reaction sa aming mga sinasabi. That is why nagpuporsige kami lagi. Ang hirap naman po sa amin sa mga speaker din, no? Ang kaharap namin puro nasa monitor lang. Iba naman din po nga sa inyo, para ako nakaharap sa lapida. Totoo, di ba? Sa Zoom? Yes. Okay, ganito itsura niyan eh, di ba? Pag nagme-meeting kayo. Imagine kung re-recruit kayo, tapos ang kaharap niyo, pangalan lang. Ganyan lang yung screen niyo, oh. Tapos puro pangalan na yung nakalagay. Diba, parang nasa kolumbari? Alam niyo kolumbari? Sa simenteryo? Di ka ganon? Pag ganyan ang dating na, gusto ko maglagay ng kandila sa harapan eh. Oh, sa susunod, pag nagpa-zoom kayo sa akin, may meeting ko kayo, tapos ganyan na yung tsura, lalagay akong kandila, dadasalan ko na lang kayo. Joke lang po ha!
point ko lang is, ako, sa totoo lang, no, lalo kong ginaganahan. Bakit? Kasi, unang-una, nandyan kayo. Ito yung filter. Ano yung filter na yun? Yung filter na halos nakita mo nang uulan ng malakas, tumuloy ka pa rin. Yes! Ibig sabihin, ito yung mga tao seryoso. Aantukin ka sa sarap ng panahon ngayon. Tama ba? Yes. Oh. So ngayon, gagawin natin para ano ang importance ng training ulitin natin? Para mag-gain ng knowledge. At yung knowledge na yun, pag iyong ginawa, in-actionan mo yun, nagiging skills yan. Okay? Yun yung kulang natin eh. Yung skills, di ba? Okay? Kung minsan, hindi po yan puro copy-paste. Kailang mag-a-adjust ka din. Agree? Yes. Hello? Hi! Tayo nga ngayon. Oh, sige. Papalapit din yung katabi mo. Uy, gusto mo yung maman? Uy, gusto mo yung maman? Ano sagot? Yes! Tanong nyo, gusto mo yung maman? Yes! Ano sagot? Yes! Sige, paupuin nyo na. Yes naman pala eh. Dito ha, hindi ko pinapangako sa inyo magiging milyonaryo kayo. Okay, kasi nasa sa inyo yan. Nasa sa inyong kilos yan kung magiging milyonaryo kayo. Pero kung gusto nyo guminhaw ang buhay nyo, nasa sa inyo rin yan. Okay? So ako, nagpapasalamat ako sa inyo dahil, yun nga, umatend kayo ng training ngayon. Di ba? Itong training na to, is hindi naman para sa amin, para sa inyo rin to. Okay? So, yan, may mga nag-donos, natutuwa naman ako. Yung kukopyahin nyo, huwag yung mga nakasulat, ha? Ang kukopyahin nyo kung ano yung naiintindihan nyo. Ano yung susulat nyo kung ano yung naiintindihan ninyo? Dun sa topic. Huwag lang ito, importance, pati ba naman ito, susulat nyo pa. Huwag na, kung ano yung naiintindihan mo, yun ay susulat mo. Kasi yung pumasok sa utak mo, ibig sabihin na gumana na yung pag-iisip mo, so yun ang ilalagay ninyo. Mas maaalala nyo yun kesa yung mga nakasulat dito. Kung ano yung sinulat nyo, mas maaalala nyo yun. Okay? Yes. Okay. Kung gusto natin umunlad, pagdating sa negosyo ng networking, okay, ano ba yung, training is the backbone in building your network. Totoo, di ba? Mag-build ka ng network mo eh. Ulitin ko ha, mag-build ka ng network nyo. Hindi muna kayo mag-keep. Mag-build, magparami muna kayo. Kung baga, dating, maglalagay ka muna ng mga buto sa iyong palayan, no? Sa iyong mga, sa farm mo, maglalagay ka muna ng buto. Palalaguin mo muna yung mga buto na yon. Hindi ka pa haani. Baka kasi akala natin, umatend ka lang ng minsan isang training, akala mo, yayaman ka na. No! Those are misconception. Okay? Umatend, nakinig ka lang sa amin, yayaman ka na. Hindi po. Ito po mga training na to, ito yung gagamitin lang ninyo para gawin nyo yung negosyo. Okay? Pero yung gagawa ng negosyo, ikaw mismo. Kayo mismo. Okay? Bakit siya yung backbone, no? Bakit siya yung backbone? Kasi unang-una, matututo ka. Matututo ka muna kung paano ka mag-i-invite ng tao. Tama ba? Yes. Actually, hindi nga muna yung pag-i-invite ng tao eh. Matututo ka muna na tanggapin ang sistema ng kumpanya. Tanggapin ang kultura ng kumpanya. And then, matututo ka na mag-invite ng tao. And then, matututo ka na mag-follow up. And then, matututo ka na mag-keep ng mga tao. And then, matututo ka na paano magparami ng tao. And then, matututo ka na paano mo palalakihin yung grupo mo ganyang kadami. Mahirap yan pag ganyang karami. Marunong ka na ngayon mag-delegate. Tandaan nyo to. Huwag kayong tumigil sa networking hanggat wala kayong nade-develop na mas magaling na daw ngayon nyo kesa sa inyo. Diba? Pag meron pa na mas magaling sa'yo, okay na yon. Pero kung wala pa, ikaw pa rin ang magaling at yung mga downline mo, hindi pa rin magaling, mas magaling ka pa rin sa kanila, huwag kang tumigil. Imagine ninyo, example, downline mo wala sa kaliwa, sa kanan mo si Adrian, si Sir Adrian, paano mangyayari? Sabog. Sabog na kanan, di ba? Eh pero kung ikaw lang yung magaling, walang mangyayari. Kulang pa ang luto. Okay? Hanggang sa lumaki po, rin ang lumaki at alam niyo na yun ang gagawin. Pagdating naman dito, yes, tinitingnan na ka ng karamihan, pero huwag naman magyabang. Yes. Ha? Huwag mo na mayabang. Saan na tayo magyabang? Tandaan nyo ito lagi. May laging mas mayaman sa'yo.
Laging mas may magaling sa iyo. Laging mas may guwapo sa iyo. Laging may mas maganda sa iyo. Laging mas mabait sa iyo. Na meron laging mas talentado kaysa sa iyo. Kaya huwag tayong magyayabang. Gusto niyo ang kwento? Yes. Okay. Meron isang sabungero, sabi ng sabungero. Oy. Meron akong nakuha rito, nabili ko ng manok. I-train mo nga. Pangalan pare? Reggie, i-train mo nga itong manok na to. Trainer siya ng manok. Trainer siya, sabi niya. Okay. Sige, after 6 months, lumapit ako sa'yo, Reggie. Sabi ko, Gee, ano na? Pwede na? Naku, sir. Binato ko eh. Takot. Tumatakbo, paglabanan na. Ang talaga? Oh, malamang kulang pa sa training niya. Tama, di ba? Okay, sige, try mo pa. After nun na train, sabi ko sa kanya, Reggie, ano, pwede na? Sir, tingnan mo. Oh, lumalaban naman. Oh, sir, pero maraming galaw na napapagod siya agad. Wasted na movements. Maraming galaw siya, mali-mali. Okay, kulang pa sa training. Oh, sige, try mo ulit. After 3 months, binalikan. Oh, ano? Pwede na? Sir, pwede na, pero ang yabang eh. Parang mayabang, sungkot ng sungkot! Kahit sino mo nalabangan! Hindi po pa pwede yan? At least mamabang na! Hindi pa sir, mamamatay ito, mamamatay! How sige? After 3 months again, pwede na to. Sir, pwede na to! Sige, patungo. Paglapag, nakita niyo yung manok niya, tuka lang ng tuka. Hindi mo kalaban, binato rin. Siya, tuka lang ng tuka. Oh, ba't hindi na malaban? Anong problema niyan? Sabi ng trainer, sir, ganyan yan. Kasi nag-humble down na. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Inaaral niya muna yung kalaban. Kung paano kumilos bago niya atakehin. Nakuha niya yung point? Yeah. I will compare it sa networker. Umpisa, bago pa lang. Di ba takot ka pa? Yeah. Hindi ka ba makarecruit eh. Paano ba mag-copy-paste? Paano ba magbato? Paano ba mag-recruit? Pag nandiyan yung recruit mo, ano sinasabi natin? Apply ko muna. Diba? Ganun eh. Medyo takot pa. Pero nagkaroon ng konting confidence. Naka-attend ng mga training na, akala mo na, iba na dating. Lahat na nire-recruit. Tama? Kahit hindi naman dapat recruitin, recruit na recruit. Kung ano-ano sinasabi. Kaya maraming rejection. Correct? Sa daming rejection, nanghihina siya. So, kailangan pa i-train. Ano yung pangatlo? Yumabang. Ano yun? Paano yumabang? Kasi naka-recruit na siya eh. Nakapagpapiin nga. May 7 hits nga, may 15 hits eh. Tama? Na-recruit na siya ng 5. Ang yabang na nandating. May na-recruit na ng Neo Burst, ng DJ Burst. Akala mo, kanya na yung Ortigas. Kung maglakad, di ba, sa opisina? Naka-recruit na ako ng marami. Di ba? Iba na yung dating. Ganyan din po sa network. Kung naka-recruit ka na marami, nakapagpalaki ka na ng grupo, huwag masyadong mayabang. Nagkaroon ka ng resulta, yun ano naman. Di ba? Huwag mo sila mayabang. Kasi pag nagyabang ka ng gusto, lalayuan ka ng tao. At yung mga top, HOF, yung mga yan, sila na yung mga tinatawag natin humble na. Pinag-aaralan na yung kalaban, pinag-aaralan na yung kliyente, tahimik muna. Tama? Kasi kung ano yung sasabihin ng kliyente, doon siya kakatake. Ibig sabihin, wise na siya. Nai-guess nyo? Yes! Hindi ko sinasabing hindi kayo magiging mayabang balang araw. Oh yes, you will. Mangyayari yun. Lalo na pag nagka-kotse kayo, iba ang dating nyo. May kotse na ako. Ingat lang po sa mga bagong bibili ng mga distributor po na nakikinig sa akin. I'm sharing my experience. Okay? Sometimes kasi pag bumili ka ng sasakyan, akala mo okay ka na, hindi ba? Not yet. Kasi kung gagamitin mo yung sasakyan, para lalo lumaki ang network mo, that's good. Pero most of the time, 90% of the people na bumibili ng kotse na kumuha sa networking, nagiging kotse ng katamaran nila. Dati wala kang kotse, hataw, ang aga mo gumising, ang bilis mo sumakay ng jeep, papunta rito. Nung nagka-kotse ka, sasabi mo sa sarili mo, ano? Mamaya na, may kotse naman. Ano ang mali doon? Ang mali doon, ine-entertain mo na yung katamaran. Hanggang sa lumalala yung katamaran mo. Are you getting my point? Yes! Good? So, may natututunan?
Yes! Good. So, unang-una, ano yung dapat yung gagawin? Kagaya ng sinabi ko kahapon, plug into the system. Ano yung system? Ano yung sistema natin? Ano yung sistema ng power consumerism? You have to accept, kung bago kayo, you have to accept that you need to be trained. You have to accept na dapat a-attend kayo ng training, mabazoom man yan o mapa-physical training o face-to-face. Kailangan kayong matuto. Huwag niyo pong ipilit yung gusto ninyo. Okay? Yes. Kahit na ang nararecruit sa inyo, mas bata sa inyo, mas madali na kayo sa narecruit ninyo, kailangan sumunod po kayo sa tao na ka-invite sa inyo kasi nauna sila. Yes. Tama ba? Yes. Ang kultura natin dito, ano, lagi tayo nakangiti. Ngiti. Iyan, ganyan. Bawal na kasi mangot. Mag-practice kayo sa bahay, ha? Umarki sa salamin, ngiti. Ina-practice yan. Kasi kailangan sa personality ninyo yun. Pag may nasalubong ka tayo, ngiti. Pag umiti, recruitin nyo na. Pag ako yan, hindi ako bibiro sa inyo. Ay, yung mga gusto magpa-mentor sa akin, minsan sumama kayo sa akin, punta tayo ng galeria. Ituro nyo sa akin, sino yung gusto nyo pa-recruit, re-recruitin ko sa harapan ninyo. Para maintindihan nyo. Di ba? O, ito, ngingitian ko, tapos re-recruitin ko. Para may matutunan kayo, hindi na yung nakaharap lang kayo sa monitor, kung kailan kayo nakaharap sa monitor, yun lang mare-recruit. No! Sumakay kayo ng jeep. Nasa grocery kayo. Nasa restaurant kayo, mumiti yung kaharap nyo, recruitin nyo na. Tama? Para makasama nyo sa hub. Hindi na sa hub ka lang, hindi ka nun. Kulang yung ginagawa nyo. Tama ba? Yes. Seryoso kayo. Binenervyos ako. Sa mga nanonood po, kung masyadong seryoso ang ngiti. Yan, o oh, yan. May mga sikretong nanonood. Mamaya na kayo numiti, baka makita pa kayo ng mga kasama nyo. Okay? So plug into the system. Ano-ano yan? Dito po, meron tayong tumatama tradisyon. Kultura. Ano yun? Yan, kagaya niyan. Yung telepono dapat pinapatay. Okay? Ano yun? Hello, paparampol ko yan. Okay. Okay? Dito, ang batian natin ano? Good morning! Ganun. Good morning! Huwag ngayon para kayong pupil, no? Para kayong mga sadyante grade 1, no? Good morning, guys! Good morning, sir! Huwag naman, ayusin nyo naman, with conviction naman. Good morning! Good morning! Yan, hindi na may dating. Para kayo negosyante. Hindi kayo sudyante. Di ba? Ulitin natin, good morning! Good morning! Yan, hindi na, good morning! Pangit! Tatandaan nyo na, hindi mo pa kayo sumagot. Okay, plug into the system ha. Ano yung mga system natin? Pag sinabi ng upline, umaten kayo, umaten kayo. Importante po yun. Okay? Pag sinabi ng ngiti, ngiti. Yes. Pag sinabi ng palakpak, palakpak. Pansinin nyo ha, yung hindi pa membro o hindi pa naiintindihan ng kultura natin kung malakpak pa yan. Tapos din yung tingin sa relo. Hindi pa yan membro talaga natin. Tama ba? You have to accept na dapat tanggapin nyo kung ano yung meron tayong kultura dito. And even in your group. Bawat grupo po, sa hub ninyo, may sarili rin kayong kultura doon. Tama ba? Yes. Okay? Noon wala pang mga hub, noong networker pa ako, ganyan din ginagawa ko. Nakahire ako ng apartment ko sa Baguio, meron ako sa Kabanatuan, meron ako sa Cebu. Dinadala ko yung mga leader ko. Okay? Pero wala pang hub noon. Yung style na ginagawa ko din dati. Dinadala ko ng mga 8 hanggang 13 na leaders ko. Dinadala ko sila doon. Tapos magre-record. Dadala ko sa Baguio. Sa Baguio masarap kasi, malamig eh, di ba? Meron akong contest lagi doon. Sa mga may-ari po ng mga hub yan, tingnan nyo to. Para may mapulog kayo. Kung sino yung walang recruit, siya yung maghuhugas. Eh malamig doon, di ba? Ang hirit ko pa naman, pag di ba? Tapos pag tatlong beses ka lang, hindi lang ang recruit, ang kakainin naman yung matataba. Yung mamantika para mahirap hugasan at manigas yung daliri mo. Ganun ang ginagawa ko. Talagang hanggang sa manigas yung daliri mo para si Pagi ka mag-recruit. Wala kang ma-recruit? O kaya mo, sino yung pinakakunti ang na-recruit? Siya yung maghuhugas ng pinggan. Hindi ko parusa yun. Challenge yun. Yan, di ba? Naghuhugas ka na ngayon? Bukas gusto mo pa maghuhugas?
Igawin na lang kitang katulong. Ganun nga ito eh. Diba? Ito ang ginagawa ko dati. Okay, so plug again, plug into the system. Oh, September 12, paghandaan ninyo, meron tayong event. SEGE. If I were you, gawan ko na ng paraan na makakuha ako ng ticket. Huwag niyong iaasa kay Apply ng ticket ninyo. Hindi si Apply nang bibili sa inyo, magbayad kayo sa Apply niyo. O, ba't pa yun kayo? Ba't pag magbabayad, nagalit kayo? Pag tatanggap, masaya-masaya kayo. Ha? Gawan niyo ng paraan, pag-ipunan yan para bayaran niyo si Apply. Hindi yung Apply niyo ang magbabayad ng mga ticket ninyo. Yes, kung garante siya. Eh, paano kung wala rin siyang kinita? Paano kung hindi kayo apply niyo, wala naman kayong ma-recruit? Diba? Okay. Anyway. So, again, sabi ko nga, plug into the system, ang problem lang is yung attitude mo. Kung tatanggapin mo ba na mag-join kayo sa amin. Diba? Yes. Natatanggapin niyo ba yung kultura ng networking? Tatanggapin nyo ba yung power? Tanggap, katanggap-tanggap nyo ba pag tinawag kayo ng mga kaibigan nyo? Oy, power, kumusta ka na? May tinawag na ba ganun sa inyo? Yes. Meron na? Ask your wife, ask your wife. Okay, mahihiya, ba't ka mahihiya? Tinawag na kayo, welcome to the club. Diba? Kasi yung mga HOB, yung mga mayayaman dito, ang tawag sa kanila nung araw, power. O ayun na nun, kung ano yung nararanasan nyo ngayon, Balang araw, ano yung nararanasan nila ngayon, yun din ang mararanasan ninyo. Yes! Diba? Sabi, ang ganti yung tinatawag ng power ng mga kaibigan mo, hindi ka payayaman. Power. Tapos pinanatan yung pangalan sa Facebook. Power Edwin. Okay? Yung attitude po natin, ha? Iayos natin yan. Kasi may kanya-kanya tayong pinalakihan. Tama ba? Tanggapin mo na nayayaman ka. Yes. Ang importante, tanggapin mo. Tanggapin mo ang sistema na magpapayaman sa iyo, yung sistema na empower consumerism. Kasi kung sistema mo ang nagpapayaman sa iyo, di huwag ka na sumali sa amin. Mayaman ka na eh. Eh kaya lang, nakikinig ka sa amin, so tanggapin mo ang sistema namin. Tama ba? Yes. Okay, good. Now, ito yung dapat niyo maintindihan. Learn the business as soon as possible. Echo. Empowered Consumerism Orientation. Okay? Ayan. Ito yung presentation natin sa pagdating sa power sa marketing plan. Tama ba? Yes. Marunong na ba kayo mag-present? Yes. Hello? Hi. Marunong na kayo? Yes. Sige nga, challenge ko kayo. Tips? Upo tayo minsan, presentahan mo ako. Yes, sir. Kailan? Mamaya, presentahan nyo ako. Example lang ha. Kunyari sir, presentahan mo ako. Kasi kailangan yun. Okay? Nagpapamentor ka sa akin, yun ang gagawin mo sa akin. Presentahan nyo ako. Bakit? Pag-aaralan ko kung ano yung mali at tamang ginagawa mo. Sasabihin ko sa iyo ano yung mali, sasabihin ko sa iyo na yung tama, ano yung sobra, ano yung kulang. Yes, sir. Diba? Kunyari ikaw, anong pangalan pare? Dilio. O, Dilio, ganito. Professor mo ako, presentahan mo ako. Bukas, iba naman. Lawyer ako, presentahan mo ako. Para maraming naramdaman nyo. Iba-ibang klaseng pagkatao yung pagpresentahan ninyo. Tambay ako, paano presentation ang gagawin mo sa akin? Kasi magkakaiba siya. Tama ba? Yes. Estudyante ako, ano pagpresent mo sa akin? Diba? Sinto-sinto ko kung papresentahan mo ko? Diba? Wala naman papresentahan yung sinto-sinto. Diba? Okay. Eh nga, kagaya nito. Para maintindihan nyo, ano yung market? Diba? May future pa ako dito. Ganun po ang ugali ko. Dati, nung ako yung tatrabaho, ang una kong inaalam, yung mga taong nauna sa akin. O, sa mga nagkatrabaho ko. Tingnan nyo to. Noong nag-work ako, yan sa Ortigas. Okay. Tinanong ko, yung pinakamatagal na dun. Sino po rito yung pinakamatagal na? Sabi niya ako. Ilan taon na ba yun rito? 8 years. Eh, kumusta naman po ang buhay?
Sabi niya, oh, ganun pa rin. O, ibig sabihin, tama? Pag tumagal ako doon, 8 years, ganun pa rin ako. Ayoko! Tama, mali? Tama. So, po yung mga nagtatrabaho po, ganun din po yun. Alam niyo po yung matatagal na. Kilalanin niyo po sila. Tapos, tignan niyo ano yung lifestyle nila. Di ba? Yes. O, example, sa mga department store, tanong kayo doon, ilang taon na po kayo dito? 12 years, 15 years, wow, doon na lumaki mga kalbs nila. Di ba? O, sabi mo doon sa bago, kagito yan ha, kanyang ikaw, example lang ha, pangalan mo ulit? Karen. Karen, ang paborito kong apo. Alam niyo yung commercial na yun? May commercial na gano'n, si Karen, ang paborito kong apo, di ba? Sakto naman, di parang apo na kita yata eh. Di ba? Pangalan ko ma'am? Maricel. Maricel, kunyari magkatrabaho sila. Okay? Tatanong ko, Ma'am Maricel, ilang taon ka na dito? Ano sinabi niya? 20 years. Ikaw ka rin, nakababago-bago lang. Ayun yung future mo. Tama mo rin? Tama! For you to get what those people na nire-recruit nyo, kailangan takutin eh. Pero yung takot pa na nakot nyo is realization. Parang yung realize mo sa kanila. Tama ka niyo ko? Ako, nakita ko yun eh. Yung isang kasama namin ha, kasabayan ko. Nauna sa... Sorry. Galit ako eh. Yung kasabayan ko, 2 months na nauna sa akin, hindi nagbe-break. Pag nagla-lunch, 30 minutes lang. 15 minutes before the time, nandun na. 15 minutes after the time, saka siya aalis. Hindi na regular. Siya nga eh. Model employee na para sa akin, hindi na regular. Dinalo na ako. Tama? Eh katamad ko. Bukoy ako eh, bukoy. Ano niyo yun? Pranin. Diba? Kung ano lang meron, ganun ako dati. Hanggang ngayon lang yata. Yung lang. OBI. O, ang gagaling ng mga trainer natin sa OBI. Andiyan sa Sir Ray Gray, andiyan sa Sir Mico. Andiyan pa yung opisina sa likod na, andiyan sa gilid, ha? Ang ganda-ganda ng opisina. Okay? Pag nagtitraining naman ng OBI, matinig kayo. Okay? Pinigin nyo rin kung kayo. Mas gusto nyo bang echo, mas gusto nyo yung OBI, mas gusto nyo yung pareho para flexible kayo. Hirap naman kasi kung hindi ka flexible, di ba? Para kang tuod. Yun lang ang alam mo, wala nang iba. Tama? Oo. Ganun yun. Next is empowered consumerism. Ito suggestion ko sa inyo. Neko, before, sa mga bago po ha, sa mga nanonood, lalong-lalo na sa mga first time of mga bagong sali, lalong-lalo na po yung nasa abroad, ha? Makinig po kayo ng Neko. Bakit? Bago kayo mag-recruit. Why? Para tumibay yung dibdib ninyo. Para malaman ninyo ano yung nakalatag sa inyo pagdating sa networking. Ang hirap kasi na-excite. Na-excite. Sumali, na-excite. Ganyang katas yung excitement niya. Okay? Equivalent niyan, ganyan din katas ang frustration niya. Eh, hindi na turuan ng tama. Hindi niya alam ang mga expectation dito. Biglang nirecruit yung mga kaibigan niya, mga mahal niya sa buhay, nireject siya lahat. O, di na prostrate, di na walang ka ng downline. So, anong dapat? Turuan niyo muna umatin ng Neko. Para pag naka-atin ng Neko, anong mangyayari? Natututo. Alam na nila kung ano yung meron, ano yung mangyayari. Tama ba? Yes. Hindi pa masyadong matibay. Sumali lang yan, pero hindi pa masyadong matibay. Pag, yan, naniwala na sa'yo. Nakatid siya ng Eko eh. Nakatid siya ng product demo. Naniwala siya sa produkto, naniwala siya sa marketing plan. Okay? Pero hindi niya pa naiintindihan ano yung mangyayari after joining. So yun yung importante. May turo sa kanya. Malinaw? Yes. O yan. Next, syempre product. Dapat maintindihan niya yung mga produkto. At gumagamit kayo dapat ng product. Hello? Hi! Sa mga sumasali po, lalo na nasa abroad, pinadala yung pera para pa sumali. Kung ano po yung pwede ipadala sa inyo, dyan po sa lugar ninyo, ipadala niyo yung mga produkto para magamit naman ninyo. Kasi ganun din po yun. Naka-attend nga kayo ng product demo, pero hindi nyo po nagamit yung produkto, iba pong usapan yun. Mas maganda kung gamit mo yung product. Tama ba? Paano ka mag-explain ng maganda to sa Rayuma pero iiga-iga ka? Ang ganda nito sa Rayuma, grabe. Di ba? Sabihin mo sa kanya, oh, kasi dati hindi ako nakakatayo, ngayon nakakalakad na ako, di ba?
Nakuha nyo? Yes! Ayun. So ito pong lima, hindi lang po ito isang beses inaatinan. Ha? Baka akala mo, umatin ka isang beses ng OBI, isang beses ng ECAP, isang beses ng ECO, isang beses ng product demo, isang beses ng NECO, yayaman ka na. Hindi ah! Hello? Hi! Hindi po kayo yayaman ka na. Ito pa na po, dapat ito, mamaster nyo. Para yumaman kayo. Okay? Hindi isang beses lang. Marami kasi ang pangalan nila, pag naka-attend ako, yayaman na ako. Mali. Pag naka-attend ka, natuto ka, at in-apply mo kung ano yung natutunan mo, doon yayaman ka. Pero naka-attend ka lang, tapos wala ka nang ginawa, walang niwala yun. Baniwala po yun. Okay? Malinaw? Yes. So ilang beses dapat natin lang ito? Five times. Ako po hindi. More than. Dapat to lifetime. Paulit-ulit. Kasi kung minsan nawawalan ka ng gana, attend ka ulit. Di ba? Yes. Kasi kung minsan yung speaker mayroon, naririnig siya, di ba? May naririnig kang tamang salita para sa'yo eh. For that moment eh. Nanalambot ka. Tapos bigyan may nasabi yung speaker, lalakas ka na ulit. Nai-guess niyo ako? Yes. Vitamins po natin to. Itong mga to. Vitamina natin. Pampalakas. Pampasiglan. Pampagana. Andyan na lahat yan. Atinan ninyo. Yan po isa sa kultura namin. Inaatinan po lahat ito. At dapat with excitement. Yes. Diba? Dapat with excitement inaatinan ninyo yan. Grabe po ito. Okay? What is network marketing? Network marketing is the system of moving products from factory to the consumers through an organization of users, retailers, and network builders. Oh, sige, isishare ko po sa inyo para maintindihan ninyo. Ang sistema, napakasimpleng sistema po ng networking is this. Ang sabi doon, ano? From factory. Tama ba? Yes. Oh, yan yung factory. Ikaw to, client. Bago umabot sa iyo yung produkto, may mga dinadaan ng channel yan. Yes. Yung factory, maghahanap siya ng kanyang wholesaler. Yes. Yung wholesaler, maghahanap siya ng area agent. Yung area agent, maghahanap ng middleman. At yung middleman, maghahanap ng mga retailers. Tayo naman, bibili tayo ng product doon sa retailer. Tama ba? Yes. Ganyan po ang channel. Bumili ka ng chinela, sapatos, yan, tubig, soft drinks, etc. etc. Para madali po ang explanation, soft drinks na lang. Okay? Pangalan? Pangalan mo? JR. JR? GR? GR. G. Okay, sige, GR. Baka walang patong dilaba eh, ha? GR. parang, oh, sige, GR. GR. Okay. Sabi ko na nga, GR eh, di ba? Sige. Okay, ganito. Bumili ka na, oh, sa lugar ninyo, ilan ang tindahan? Marami. Sa kanya ninyo, marami. Tama ba? Si tindahan ba nakakabili siya ng soft drinks kahit isang case dun sa wholesaler? Hindi, di ba? Hahanap yan eh. Okay, para ganito ha. Simple. May factory ng soft drinks. Hahanap siya ng wholesaler. Isa sa Abra, isa sa Iloilo, isa sa Pangasinan, o dito na lang sa Luzon. Isa sa La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, di ba? Yes. May mga wholesalers dyan. Yes. Malaki na ng puhunan nito. Tama ba? Yes. Si wholesaler, kunyari sa Pampanga, meron sa Dako, okay? Meron sa, kunyari, San Felipe, San Nicolas, etc. etc. Paghahanap siya ng mga municipality na meron mga area agent doon. Sa area agent naman, sa municipality, maghahanap siya ng mga middlemen. Saan? Sa bawat barangay. Nakukuha niyo yung channel? Sa bawat barangay, maghahanap siya ng mga tindahan. Ito yung tagahanap. At lahat yan, ito o-order. Ang tanong, si kliyente nung bumili, kilala ba ng middleman? Hindi. Etong tindahan, kilala niya ba yung wholesaler? Hindi. Eh yung area agent, kilala ba niya to? Hindi. Pero lahat sila kumikita. Yes. Yan ang channel ng networking. Nahigit niya. Ay, yan ang
channel ng traditional na negosyo, ano nangyari? Binago po yan. Ikaw yan. Pwede ka dumirekta sa kumpanya, pwede mo ibenta yung mga produkto sa kliyente mo. Okay? Ang bago yan. Ang ganda ng networking, itong mga to, may mga porsyentong kita, tama ba? Yes. Nagbabayad pa ng mga artista yan. Tama. Yes. Para sa commercial. Correct? Yes. Kaya malaki ang ginagastos nito para magkaroon na, bago umabot dito, mahal na yung produkto. So, ano ang ginawa ng networking? Simple lang. Siya, pwede siya magbenta doon sa kliyente. Ang tanong, pwede rin ba siya maging wholesaler? Pwede. Mag-invite lang siya ng mga tao. Okay? Na magbibenta para sa kanya. O bibili ng mga produkto. At ganun din nito. Pwede sila maghanap ng kliyente nila. Kaya na, buo ang networking. Ngayon, huwag kayo magtaka kasi marami lang binawas dito. Lahat yan binibigay na sa iyo yung porsyento. Kaya malaki ang kita ng mga networker. Don't worry. Mas matanda pa sa akin ang networking. Okay? Nag-start ito 1959. Anong year na ngayon? 2022. So ilan taon na siya? 65 years old. Ah, 63 years old. Tama? Yes. So matagal na po ang industriya ng networking. Kaya ang maraming tao hindi tumatanggap nito. Kasi akala nila, kasi nga, ang mindset natin, ang training sa atin, simula sa bahay, hanggang sa eskwelahan, mag-aral mabuti para makahanap ng hindi naman sinabi mag-aral ka mabuti para magkaroon ng negosyo. Mga Chinese, ganun. Yung mga mayayaman, ganun. Yung mga sobrang yaman, ganun. Aral ka mabuti, anak, kasi ikaw magpapatakbo ng negosyo. Correct? Yes. Tayo naman, aral tayo mabuti para ano? Magpatakbo ng negosyo. Doon sa negosyo ng ang mayari. Na-guess niyo ako? Yes! Okay, so ito po yung channel. Para may naiintindihan niyo lang. Next! A word of mouth approach of selling products directly to the consumers. Ito yun, ayun na yung word of mouth. Tama? Pag naganda ka sa produkto, pwede mong ibenta. Correct? Yes. I-share mo lang kaya nga. Yung iba kasi hard selling eh. Tayo hindi tayo hard selling. Use the product, tapos sabihin mo, effective yung product na nainom ko. Pag nagustuhan niya, di order din siya. Okay? A referral-based business, ito na. Okay? A referral-based business which allow leveraging in order to have a residual stream of income. Ito na. Residual. Pag ito ginawa niya, kikita ka. Pag ginawa na nasa ilalim niya, kikita ka. Etc. etc. Diyan na po yan. Yan yung networking. Okay? Alinaw? Yes! Mahal nito tanong. Why networking? Bakit ako sasali sa networking? Sige nga, sagot. Sa mga nanonood po, lalo na sa abroad. Kagaya niyo po ako ha, nag-work din ako sa ibang bansa. Pagka-graduate ko po as comms programmer, lumipad po ako sa Taiwan. Kasi pakaramdam ko mas malaki kikilain ko doon. Which is true naman. Okay? Itapa po ako sa Taiwan. Programmer po ako may profession. Noong 1993, graduate tayo. Tapos, 1994, nagtrabaho na po ako sa Taiwan. Kaya ng trabaho ko? Lalo mo ano? Ano? Factory worker. Ah, di ba? Nag-aral-aral pa ako, di ba? E, thesis pa ako, di ba? Anong kinalaman ng thesis ko doon, di ba? O, maya ganun din kayo. Anong kinalaman ng pinag-aaralan nyo ngayon? Wala din. Anong kinalaman nito? Kinabukasan ng pamilya nyo. Yes. Yun ang pamilya. Simple lang. Kung ikaw ay may negosyo na, kumikita na maganda, di mo ka na sumali. Diba? Kung may future ka na, pagmamana ka na malaking pera, huwag ka na sumali. Mayaman ka din. Okay? Pero kung sa tingin mo, hindi mo makukuha yung mga pangarap mo, you join us. Yes. Correct? Yes. Kung hindi mo magagawa yung mga pangarap mo, hindi mo makukuha yung mga pangarap mo sa ginagawa mo ngayon, they join us. Yes. Kasi marami tayong pangarap eh. Sino pinakabata sa inyo? Ilan taon? 16? Meron? 17? O, iha. Diba? Maraming pangarap itong batang to. Pero dahan-dahan, na-realize nyo na. Parang mahirap makuha. Ilan taon ka na? 26. O, sige. Mas gusto ko sa'yo. 26 years old.
Nung bata ka, marami kang pangarap? Yes. Gusto mo magkakotse, di ba? Magpa-aeroplano? Yes! Totoo yan! Pero bakit habang lumalaki, nawawala yung pangarap na yan? Reality. Share ko lang sa inyo. The drawing lang ako. From here, going there. Sa mga nanonood po, lalo-lalo na lang sa ibang bansa, share ko lang po sa inyo. 5 years, 10 years, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Sulat ko na lang, ha? 5, sabihin nyo, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sige, tuloy! 65, 70, 75, 80. O yan, tama na ha? Wala naman yung katrabaho sa Pilipinas sa 80 years old eh. Sa Amerika, marami. Yes. Oo, naalala ko, nandun ako sa Home Depot, no? Sa Amerika, sa... Saan mo yun? Yeah, in California, sa may... Cerritos. Naglalakad ako, kasi bibili ako ng padlock. Nakakatuwa. Nakita ko yung matanda. Tingin ko mga 81 years old. Sabi niya. Buhat niya, alam niyo yung dalawang pipe ng pintura. Sabi ko, tita, nagtatrabaho pa yan? Oo. Walang sumusuporta sa kanya. 81 years old. Ganun mong lakad. Diyos ko, bago matapos yun, ilang oras, di ba? Totoo yan. O, sige, tara. Pag-uusapan natin ito. Ito, realidad ha. 5, 10, 15 years old. Ito yung panahon. Panahon ito na naglalaro ka. Yes. Tama? Yes. Panahon ng 10, 15, 20, ito yung panahon ng nag-aaral ka. Yes. Tama ba? Yes. At the age of 20, 21, 22, yan yung panahon na magtatrabaho ka. Tama ba rin? Tama. Hanggang sa makuha mo yung retirement pay. 65 years old. Maraming Pilipino na sayang ang panahon na to. Hindi masaya. Maraming Pilipino, maraming pangarap dati, pero na-expose dito, wala na naging pangarap. Totoo hindi? Totoo! Pangarap mo magkaroon ng kotse, ano nangyari? Makukuha ba ito sa employment? Hindi. Kaya ako nag-abroad eh. Bakit? Ang offer sa akin as programmer, 8,000. Pero 1994 to. 12,000. Ay, 8,000. Times 12. 96,000. Dagdagan mo ng 13 month pay, 104. Tama? Tanong. Malaki o hindi? Malaki. 1994? Makakabili kayo ng kotse yan? Yes. Pangarap ko noon, kahit owner na, magkakotse lang ako. Bakit? Ang binata, yun ang gustong-gusto. Dahil na laki. Di ba? Yes. Sumusong magkakotse. Iba yung dating magkakotse na eh. Correct? Yes. 104 may mabibili? Meron. Yes. Noon? Wala. Sir, meron? 104,000? Bulok. Bulok! Di ba? Bulok na box? Ball box? Ano yung ball box? Bulok na box? Tama? Yes. Iyan eh, kung hindi ko gagamitin yan. Tama ba? Yes. Eh, mamamasahe ako. Kakain ako. Tama. Bibili ako sapon. Tama ba? Manonood naman ako sinipa minsan-minsan. Bibili ako damit. Maubos hindi. Ubos. May tax pa yan. Kulang pa. Tama ba? Ang dami kang tax yan. Mabubuo ko makuha? Hindi. O di mo lang mangyayari. Tama. Sa mga nanonood, tama ba ako mali? Tama. Ay, di ba? Walang mangyayari. Agree? Yes. Ubos. Kung gusto mo makatipid, huwag kang kumain. Huwag ka na magpalit ng damit. Huwag ka maglalaba. Ha? Huwag ka inom ng tubig. Sa puso na yung rumang minum. Para wala kang gastos. Maglakad ka. Ang isang maputput yung huwag ka sa loob. Huwag ka mamamasahe. Suot mo yung chinelas mo. Pag naputput, yun yung maganda. Pag nakatapa ka ng pareha, alam mo kung piso o limang piso. Di ba? Burgada pa yun, pag napakabat. 5 piso. Ay, piso to, piso. Di ba? O, di ba? Alam ko, ang kalabaw o tao. Ganun kalupit, di ba? Wala, yun
totoo lang. Ngayon, why networking? Simple lang. Networking, hindi naman tinatanong kung ano pinag-aralan mo. Yes. Tinanong ba? No. Eh, ang pangatanong na dito, anong pangarap mo? Kasi bubuhayin yung pangarap mo. Kaya maraming tao, kaya kayo, yung mga kaibigan ninyo, ayaw maniwala. Kasi kayo, nagising na ka sa totohanan na may bubuhay pala sa pangarap nyo. Yes. Sila hindi pa. Are you getting me? Yes! Kaya tanggap nyo na yung kultura na pwede pala kayong umaman. Sila hindi pa eh. Kaya ayaw nilang maniwala sa'yo. Agree? Yes! Oh, ito ha. Hanggat may kumikita ng maliit o hanggat hindi lumalaki ang sweldo, maniwala kayo sa akin. Maraming papasok sa industriya ng networking kasi walang choice. Alam mo mag-abroad. O, share ko sa inyo. Ito, katuwaan lang. Sino yung 22 years old? Sino yung graduate na? Kag-graduate lang? Wala? O, sa mga nanonood po, kung meron kayong kamag-anak, kamaanak, pamangkin, kapatid, kag-graduate pa lang ngayon taon na to. Ngayon, ha? Kunyari, 22 years old, kag-graduate siya. Tandaan nyo to, ha? May 22 ba rito? 22 ka na? Anong name mo? Beth. Beth. Si Beth. Sample lang si Beth. Pero ang sample ko lang to si Beth, ha? Para may nakakausap ako. Pero ibig sabihin nitong si Beth, ikaw yan. Kayo yan. Yes. Mga nanonood po, ganun din. 22 years old, 30,000 starting salary. Malaki, maliit. Malaki. Yung totoo. Malaki. Malaki. Correct? Yes. Sa mga nagsabing maliit ito, ha? Hindi ka pa naghanap ng trabaho. Yun ang ibig ko sabihin. So, sulat ko, big. Zoom mo to ng konti. Okay? May qualification yan. Ano-ano qualification yan? Graduate. Ang dami niyong kamag-anak, kapitbahay, kakilala, graduate, walang trabaho. Yes. Hindi yan ang qualification niyan. Ano ang qualification niyan? Number one, kailangan galing ka sa reputable school. Kilalang eskwelahan. Ateneo, Lasal, UP, Mapua, UST. Yung magagandang eskwelahan. Pwede ka dyan. Pero may university of Tralala ka lang. Pag tinanong kita, saan yung university mo? Doon po, sa Baryo Maahas. Sa lugar pa lang, alam mo na na liblib na yung lugar, di ba? Tama ba eh? Tama. Oh, Baryo Maahas. Okay? Ano street? Kamandag Street. Power, di ba? Reputable school. Okay? Ano pa? Sige nga. Sapat ba ng college na? Sapat ba ng graduate na? Experience. Bagong graduate na, hanapang experience. Pero yung totoo to, ha? Eto, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Eto yung totoo. Dito lalalim yung intindi nyo ang pagdating sa networking. Sa mga nanonood po, gusto ko bang paintindi sa inyo to? Bakit kung gusto mo yung topic na to? Simple lang yung rason. Okay? Simple lang yung rason. Gusto kong lumalim yung pagkakaintindi mo sa networking. Ha? Para yung mga tao nang bubuisit sa'yo, alam mo na ang magiging future nila. Hindi ka na ma-inis. No? Diba? Mga kainis yun. In-invite mo? Lima yung in-invite mo, alimang nawala? Pati ikaw wala na, di ba? Bakit? In-invite mo? Ate, ang ganda na yung networking. Ayoko lang. Ba? Sister, ang ganda. Pinsan, ang ganda. Pamangkin, ang ganda. Tol, ang ganda. Pagdating siya, tama kasi lang, pangit. Di ba? Nanagot ka na. Kasi mali-mali yung pag-iimbita mo. Anyway, so balik tayo rito. Ano pa ang kailangan dyan? Experience. O sige, nagyan natin. But before experience, grades. Correct? Yes. Dapat ang scholastic record mo maganda. Yes. Kukunin ba ba? Kung ikaw may-ari ng kumpanya, kukunin mo ba sa sweldo mo ng 30,000? Kung ang transcript of record niya, puro 5? Sige nga. Hindi nga, yung totoo. Ikaw, natanggapin mo? Puro 5? 75? Di ba? Wala. So dapat mayroon siya scholastic record ng ganda o kaya cum laude o with honors. Pwede, di ba? Pwede. Okay. Ano susunod? Sabi naman sa akin, experience. Eh bagong graduate nga, ilangan na pala experience. Kaya nakakainis yung sinabi, kailangan may junior high ka pa.
Pag graduate ka ng engineer, makahanap ka ng trabaho. Anong trabaho? Utility? Ikaw is graduate ka, wala mahanap? Tama. Tama ba? Yes. O, ano pa? O, ito ha? Ito, ito to. Ito, kailangan hindi. Yes. Yung totoo? Yes. Sa mga nanonood po, totoo? Bakit? Yes. Oo. Ladies and gentlemen, Pilipinas po ito. Ang setup sa Pilipinas is not what you know. It's whom you know. Tama? Sino ka kilala mo? Kahit kung laude ka, brad, pamangkin ko naman siya. Sino unahin ko? Naturan! Correct? Yes. Kahit anong talino mo, bro. Okay? Anak siya ng kumpare ko, unahin ko yan. Kahit anong panino mo, pakailan ko sa'yo. Totoo hindi? Oo! Oh. Kahit lahat kayo kung laude graduate, ito mga kapitbahay ko, unahin ko yan. May utang na lupa ko sa tatay niya. Tapos na usapan. Diba? Ganyang kalakas ang baher. Eh kung wala kang baher, uli lang nabus ka. Ay, kung o ito, ano yung sabi mo sa akin ganina? Outlook of pleasing personality. Tignan mo yung katabi mo. Pleasing ba? Yes. O unpleasing? Unpleasing. Diba? Sabi nyo. Pleasing naman ako. Hindi, balik mo na lang. Balik mo. Diba? Tama? Yes. Nung ako po yung nasa depende. Pag dati ko sa mga kumpanyang ako yung humahawa. They even here. No? Ang una ko tinitignan, pag nag-apply sa akin, sa resume, ang una ko tinitignan, litrato. Hindi muna to. Wala yan. Ito muna. Panik dyan. Maganda dito. Diba? Guwapo ko dyan ka. Panik na naman dyan ka. Ang daming panik, diba? Ang dami, kapal, oh. Diba? Tignan mo na yung magaganda. Pamit yung eskwelahan. Kama na, di ba? Bakit? Ang dami namang problema sa kumpanya. Pangit pang nangarap ko sa akin. Pambira naman, di ba? Grabe naman. Yes. Correct? Yes. Kaya yun naman, nakaupo ka. Ang sakit ng ulo mo sa dami, dami namang problema. Tapos ang harap sa iyo, sekretary, ang pangit, di ba? Di ba ka? Lalo sasakit ang ulo mo, di ba? Correct? Yes. Kaya may issue magandang. Tsaka yung pogi. Tama. Hindi mo. Sabi, sa may problem ba? Kape pwede. Di ba? Kasi nga, pangit ang mga rafel. Sa may problema ba? Oh, ikaw! Ubal siya dyan! Di ba? Totoo hindi? Oo! Totoo, hindi may matabi mo. Pangit, no? Di ba? Sige. Ang laki ng sweldo mo, 20,000. Dahil matalino ka, galating kumpanya, susweldohan ka pa o dadagdagan ka ng 2,000 per year. Malaki, maliit? Malaki. Yung totoo po. Malaki. Even abroad, malaki po. Yes. Sulat ko, B. Ha? Huwag na kayo maangal. Recently, 3 months ago, nag-increase po ang gobyerno sa Metro Manila area, sa NCR, nag-increase 23 pesos. Ha? Ang laki ng increase, ano? 23 pesos. Eh, 2,000 malaki yan. Huwag na kayong maarte, ang arte nyo eh. Oh, 20 years kang nagtrabaho, bet. Ang increase mo, 40,000. Ang basic mo, 30,000. Tama, mali? Tama. So, magkano ngayon nakikitain mo? 70,000. Per month. Yes. Malaki ang start, malaki ang increase. So ano dapat dito? Malaki din. Yes. Tama ba? 70,000 naman, Brad. Pwede na sa'yo? Sir? Yes. Malaki, maliki? Malaki. Ulitin nyo? Malaki. Sigaw nyo? Malaki. Per month? Yes. Ngayon? Yes. Huh. Paliitin ko. Ha? Ito yung totoo. Paliitin ko to. Year 2022 ngayon. Dagdagan ko ng 20 years. Year 2042. Bet! 22 years old ka ngayon. Ha? Tama? Yes. Dagdagan ko ng 20 years old. Ng 20 years. 42 ka na.
sa kamula nakikita yung 70,000. Ngayon ang tanong ko sa inyo, magkano ang value ng 70,000 sa panahon na to? Meron pa, wala na? Ano? Patahimik kayo. May halaga pa, wala na? Malaki pa, maliit na? Maliit! Hindi ko marinig! Maliit! Ano yun? Sigaw niyo, malaki! Maliit! Oo, nga! Parang ikaw! Di ba? Maliit to. Yun totoo? Yes! Mga bata, kayo, bata pa kayo ngayon, wala pa kayong pamilya. Pagdating sa 2042, ganito magiging? Pasensya na, naka-estorbo ko, ha? Patikuhan mo nga yung baril ko, pre. Ando sa bag ko, lagyan ito, pe. Siya, nanda. Yan. Sorry, hindi ko na bit-bit, eh. May pa rin ako. Sa mga nanonood sa akin, alam niyo yan, di ba? Yes. Oh, hindi ko lang nadala, eh. Kasi kakauti kayo ngayon, eh. Yes. Oh, 300 lang kayo ngayon, eh. Kung dipanda lang kayo ngayon, di ba? Well, yun tayo, kung hindi na. Pangalan sa'yo? Ha? Remus. Oh, Remus! Malaki maliit. Hindi niya lang kulog, eh. Hindi, okay lang, okay lang, ha? Hindi niyo to, ha? Nakasiraan ang momento niyo. Na-enjoy kita eh. Remus, tatandaan kita ha. God, pakilabas mo nga ito. Joke na. 70,000 a month. Ayan! Lagyan mong tubig. Huwag ka dito. Tubig ba? Ganyan na. Tingin? Ah, meron nga. Pinabindisyonan mo ba ito? Ayan. Ha? Gagamitin ko talaga ito sa mga taong sinasapian ng masamang sumunod. Kaya mo. Para makahawa eh. Delikado. So, gagamitin ko ito, ha? Willing kayo? Yes! Saligo ka na? May patis to, di ba? Ayos. Sige. So, yun ha? Pero, mas maganda to kung mapagawin ko yung rules. Yung katabi nung natutulog, yun ang babasahin ko. Okay? Malinaw? Yes! Oh, yan ha? Sige. Maganda yung topic, sayang eh. Tama, tama. Ha? Yes. Maganda yung topic? Yes! Gumaraneg? Yes! Kalapit niyo yung tutulog? Yes! Lahat kayo, kalapit yung alam. Tara. 30,000 a month ang initial mo. 2,000 per year ang increase mo. 20 years kang nag-work. 20 years kang nag-work. 40,000 ang increase mo plus the basic mo is 30,000, 70,000 a month. Ngayon, ito tanong. Balang araw, okay, 2042, may mga anak na rin kayo. Sa tingin nyo, kasya pa ito? Hello? Hindi na. May boyfriend ka na? Sabi mo sa boyfriend mo, mahal, baka kambal ang anak natin. Hindi na ito kasya. Tama? Mahiya ka pa. Tingnan mo, hiya mong boyfriend mo. Parang yung best friend mo, alam na alam. Oh, sige. Okay, ha? Kasya pa o hindi na? Hindi na. Hindi na. Baka naman kaya kayo umaattend dito kasi nandito yung crush nyo. I-crush kita dyan eh. Di ba? O 70,000 naman, hindi na ito kakasya. Believe me. Swerte ninyo, mabata nyo ba? Ngayon nyo na ito trabahuhin para balang araw pag kumikita na kayo. Okay? Kahit iwanan nyo yung negosyo nyo, kumikita kayo. Yan? Yun! Lumiit o lumaki? Lumiit! Lumiit na. Kasi hindi? Yes! Hindi na. Paliitin ko pa. Gusto niya? Yes! Sige. Paano hindi ka graduate sa magandang eskwelahan? Graduate ka sa University of Tralala. Na ang oras mo nauubos lang sa attendance. May standard ka ba? Wala. Wala. Ay, kita mo yung 30,000? Hindi. Malinaw pa sa'yo yan. Ha? Paano kung puro 5 ang score ang grade mo? Birang-bira yung pasado. Yung 4 years course mo, siya na taon mong kinuha. May increase kang mga 2,000? Wala. Wala.
Parang wala ka ka-experience. May nakikita ka pa. Ha? Ano nga? Ano? Wala ka pang kabakir-bakir. Uli ng lubos ka eh. Bukod sa uli ng lubos ka, mahihain ka pa. May nakikita ka? Wala. May malinaw ka pang nakikita, Ben? Wala. Wala. Wala ka ng anong apat. Pangit ka. Tayo saan? Sa 15 minutes ang buwan. Sorry ha. Totoo naman. Yes. Huwag kayong magagalit ha. Sa mga nanonood po, huwag kayong magagalit ha. That's true. Totoo naman. Yes. Samantala nung high school ka, sipag-sipag mo mag-aral. Sinold mo to. Sinold nyo ba yan? Yes. Ginawa nyo ng paraan, makapasa ka lang. Bumili ka libro. Pinagpuyatan mo yung formula? Lu! Ul! Yes! Pinagpuyatan nyo? Yes! Yes! Nakapasa ka! O, ganyan. Galing-galing mo sa algebra. O, third year ka na. Ginawa komplikado. Ganyan na siya. Inaral mo ulit? Yes! Ginawa mo ng paraan? Yes! Sinod mo ulit? Yes! Ang talino mo eh! Ang galing mo! Fourth year ka na, o. Pinagyan mo, overseas. Sinagot mo ulit? Ang power naman, gano'n yan. Ang lupit mo kaya? May cute-cute pa yan. Tama? Nagsort mo ulit eh. Ang tali-talino mo talaga. Ano sa mulot? May square root pa yan. Nagsort mo ulit. Hanggang chromatic ka, ang daming komplikado. Mathematical problem, ano sa mo? Ang daming essay ang ginawa mo. 5 pages, ang tali-talino mo. Pero bakit dito, hindi mo masort? Pasensya ka na. Sorry na. Di naman lang pinapatama ako yung katabi mo. Sana sapul. Remus. Gigigil ako sa iyo. Katayin ba eh? Ang dami-dami mong sinulp eh. O, ngayon, balik tayo. Why networking? Simple lang. Ikaw ito. Tinanong ko ba ang pinag-aralan mo? No. Tinanong ko ba matalino ka? Hindi. Hindi, di ba? Tinanong ko ba may experience ka? Hindi. Hindi. Tinanong ko ba may backer ka? Hindi. Hindi. Kung may upline ka, okay yun. Kung may sponsor ka, okay na. Tama? Tinanong ko ba pangit ka? Hindi. Huwag ka magmamin. Mamin ka eh. Di ba? Okay? Ikaw yan. O ano nangyari? Nag-invite ka na naman kaibigan na? Kapareho mo, na naiintindihan to. Okay? Ano nangyari? Nag-invite ang kaibigan mo na mga kamag-anak niya, na naiintindihan to. Dumami ng dumami yung kaibigan ng kamag-anak ng katong mix mo. Humaba ng humaba yung kumare mo. Okay? Dumami ng dumami yung mga kamaretes niya. Ang dami niyang sinichismis. May mga doktor na dyan, lawyer na dyan, negosyante na dyan. Ang tanong, kailangan din bang matatalino sila? Okay. Ano lang kailangan dito? May pangarap. Nagtuloy-tuloy ito. Pumunta ng Palawan. Sa Palawan, nagparami. Lahat ng katiktahin natin. Sabihin na tuloy nila sa pangilangan. Okay? Nandun. Umabot na sa'yo. Ha? Sa Hong Kong. May mga taong na yun na nasa Hong Kong. Okay? May taga Japan. May mga taga Africa, ayan na. May sa Sambales, may sa Davao, may sa Hulu, may sa Indonesia. Mapipigil nyo? Hindi. Hello? Hi. Magkano sa pairing? 1-8. Isa.
Paano kung may pumasok na 20 sa isang araw? Boom! Kailangan ba magsabi ka? Buo ako eh. Pwede ba? Kahit sino ba pwede kumita? Yes! That is why networking? Bakit kailangan mong sumali? Nakikis niyo ako? Yes! Lumalaki ang populasyon natin. Dumadami ang kakompetensya ninyo. Saan? Sa paghahanap ng trabaho. Kapatid, pagka-graduate mo, sa tingin mo makakahanap ka agad? No! Bakit? Classmate kayo? Nyari, apat kayo mga classmate? Para-para kayo ng kurso? Di lahat kayo magkakalaban. E ako yung kumpanya, sabay-sabay kayo nag-apply. Hindi ko makayo kukunin lahat. Isa lang kukunin ko. Sino? Yung pinaka? Tingnan mo ikaw. Pinakamagaling. O sige, pinakamaganda na rin. Ganun na rin yun. Diba? Nagigess niyo ako? Yes! Amen. Kung ayaw mong maniwala sa bilog-bilog namin, ayaw niyong maniwala, o di pumunta ka dyan, siksik mo yung sarili mo dyan, 20 years, abangan kita. Ano mangyari? Sa mga nasa ibang bansa ko, it's the same thing. You are there right now. Why? Bakit? To give, to provide for our family. Yes, it's correct. Pero gawin nyo to. Para balang araw, umuwi kayo yung mga downline nyo. Okay? Nagtatrabaho pa rin. Masusustain yung income nyo. Kung gusto nyo bumalik kasi may babalikan kayo, balikan nyo. Okay? Pero kung wala na, baka piling yung pamilya dire-diretso. That is why networking. Kasi malaki ang market. Correct? Bakit malaki ang market? Marami sa inyo hindi alam to ngayon lang. Tama? Bukas, meron na namang kinakapos ang sweldo. Mamaya may kapos na naman ang sweldo. O di iyayin nyo rito. Pakitaan nyo, balang araw, kapos yung sweldo mo, pero dadami. Na-invest nyo? Yes! Yan ang market. Kaya kailangan ng training. Kasi wala na nag-explain sa inyo yan. Ang ina-explain lang sa inyo, pilot-pilot, paano mag-recruit, tapos na. No, you have to find ano po yung mangyayari sa inyo. Ma-visualize ninyo yung sarili nyo. Ano kayo balang araw? Imagine those people. Marami ko konti. Marami. Imagine mo, downline mo lahat yan. Sabog. Sige, imagine mo. Hindi kaliwa yan, wavelength yan. Ayaw nyo? Mag-i-imagine ka lang, wavelength yan. Ayaw kayo? 50,000 wavelength? Oh, bakit? Imposible ba? Ay, so nagsimula yan, di ba? Kay Dr. Edgar Kassler dyan? O, nag-i-imagine niya lahat yan? Tama? Hindi mo simula sa isang tao. Dumami na dumami. Ngayon ang tanong, kaya na kayo ay kilos, Remus, pagkagising mo? Joke lang ha. Di ba masaya? Diba? O tanggal ang muntok mo, di ba? Kasi pag hindi matanggal yan, kaya kita tinawag, sasayaw tayong dalaw eh. Na-guess niyo ako? Yes! Dati rin po akong mahiyain. Kagaya ninyo. Pero nasanay ako araw-araw, may kausap ko eh. Sinanay ko yung sarili ko kasi natanggal yung hiya ko. Kumapal yung mukha kong ganito. Di ba? Nasasanay din. Okay? Ikaw yan. O, huwag mo sabihin sa akin na. O, kahit nga bulag pwede. Tama ba? O, bulag. Nakarecruit ng hindi naman bulag, dumami. Ano gagawin mo bulag? Ikita hindi. Isang ratio, grabe. Pag klase ang vision ko dito. Bulag yan. Pwede? Pwede! Diba? Kahit pili. Kahit pili, pwede. Wala pili-pili. Basta mukhang tao. Mamaya, unguin na ni-recruit mo. Sa sobrang frustrated ka. Pati ka, recruitin na kita. Diba? Unguin na pala. Huwag naman ganun. Okay? Nag-i-guess niya ako? Yes! That is why networking. You should know bakit kayo sumali. Hindi lang sa pangarap ninyo, no? You should know your market. Ano bang meron sa market? Tatanggapin ba ito o hindi? Ngayon ito tanong. Tinanggihan ka ng nire-recruit mo. Tinanggihan ka ng classmate mo. Ito nakikita mo sa kanya. Ngayon, mapupuisit ka o maawa ka? Maawa ka. Iba na ngayon ang utak mo. Hindi ka na namimilit. Tama? Yes. Kaya mo na siya nire-recruit because naaawa ka sa kanya. Yes. Iba yung action nun. Iba ang salita nun. Pag naaawa ka sa nire-recruit mo. Correct? Yes. Kaya nagyabang sila, matatawa ka lang sa sarili mo. Yeah,
album ito. Ayoko nga, F40. Natatawa ka lang. O sige, doon ka din ba ng araw? Correct? Yes. Sa tingin nyo, sa 115 million Pilipinos, ilan ang nangangailangan? Aber? May 1 million? Sobra pa sa 1 million? Agree? Yes. Sobra pa sa 1 million. Correct? Yes. O, tapos wala akong marikruta isa. Alright. Diba? Apre, paano magagawin? Hindi po. Alam niyo muna ano yung why ninyo. Dapat maintindihan ninyo. Para alam niyo, ano yung ginagawa ninyo. Ang problema kasi, para akala niyo, record kasi nautusan lang kayo sa hap o sinasabihan lang kayo. Dapat deep inside yun, ano mo kung ano gagawin mo. At bakit mo siya ginagawa. Diba? Masarap kumita ng pera. Correct? Yes. Ilan yung sumukita yung 1 buwan? 1 million. Yung binulungan yung sa'yo. Yung, ano yun? Ilan? Magkano? Yung sa'yo, yung tanggap ng utak mo ha. Si San, matagal na yan dito kaya 1 million na gusto niyan. Kasi kumita na yun ng 999,000 eh. Kaya 1 million na. Yung tanggap lang ng utak mo. 50,000. 50,000 naman. May mababago sa buhay? Walang wala. Ikaw ba kausap ko? Siya, di ba? Guard, pakinga ito. Diyan ba? Hindi yan. 50,000 may mababago sa buhay. Sa mga nanonood po, another extra 50,000 may mababago? Meron. Tama? Yes. Usap tayo. Tulungan kita. Mentoran kita. 50,000. Ha? Sulat natin. 50,000. Anong pangalan mo? Adrian. O, Adrian. O, pangalan mo kayo isang magaling na trainer dito. 50,000 naman. Yun ang gusto mo, Adrian? Okay lang ba pag-usapan natin ito? Tutulungan kita ng gusto? Basta lahat na sobra sa 50,000 akin? O bakit ayaw mo? Dapat kasi rabulo nito. Ikaw, lahat na sobra 50,000 akin, bayad kayo? Hindi ka pumayag. Simple yung reason. Bakit? Kasi alam mo, mas malaki pa dyan pwede mo. Kaya huwag ka mawala ng gana kung may nirecruit ka, ayaw. Kasi ito sila. Tama, Remus? Tama, di ba? Pag nakikita ko si Remus, siya ang tagagising ko sa mga natutulog. Bibigay ko sa iyo yung baril ko. Karili mo sila lahat. Sabi mo sa kanila, kailangan ko pakagante. Ha? Okay, tama? Halinaw? Yes! Nag-enjoy kayo? Yes! O, di ba? O, why empower consumerism naman? Alam niyo naman yung market, bakit na gusto mo yung pumasok sa networking? Eh, napakaraming networking company. Bakit naman, bakit naman yung power consumerism sa dami? Simple na, 16 years. 5 beses na natin na puno ang MOA, Philippine Arena. Wala na kagawa niyan. May gumaya isa kumpanya, pinilit nila mapuno. Kung sino-sino yung artista nilagay nila, hindi nangyari. Pero tayo lang yan. Diba? September 12, maganda na naman yun. Monday po siya. Okay? Monday. So, atinan ninyo. Kung pwede, sabihin nyo na sa work ninyo o sa eskwela nyo, absent po ako ng ganitong araw na ito. Kasi parang ma-attendan na ako para sa future ko. Diba? Yes. Okay. So, bakit nga yung power consumerism? Simple lang. Hindi lang po sapat na nakapasok kasi sa kumpanya. Dapat maintindihan nyo gaano ba kalaki yung kumpanya. Hindi na po tayo bagong kumpanya. Malaking kumpanya po tayo. Okay? Maganda ng product natin. Nagamit niyo na? Yes! Yes. So napakaganda ng mga training natin pagdating sa product. Andiyan si Dr. Doc Butch, andiyan po si Dr. Horatio, andiyan si Ms. Ping Edai. Pina-explain na yung product natin intensively. So if I were you, sabi ko nga sa inyo, umaten kayo para alam niyo yung produkto. Yes. Ha? Mamaya mag-offer ka. Sabihin mo doon sa isang nagpapalaki ng katawan, maganda po sa inyong Angel E. Delikado na ito. Tingnan nyo, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Ibig sabihin, yung Angel E para sa babae lang yun. Yes. O, di ba? Sabihin mo ito sa... Di ba? O, may sabihin mo ito sa... Di na ba eh, para magkaroon ka ng dysmenorrhea. Ayan, di tayo siya. And then, joke lang po. Okay? Maganda po ang mga product natin. Tingnan nyo na lang. Okay, ito na. Gano'n pa kaganda ang system ng network ng power distribution center. Explain ko sa inyo.
Military, we have a military grade firewall. Ibig sabihin, hindi po tayo basta-basta ma-hack. Okay? Meron tayong military grade firewall. Hindi ba basta-basta ma-hack yan? Number two, we have servers in different co-location. Servers. Ang dami po natin server. Kahit mag-brownout po rin sa Ortigas, hindi po kayo matatakot na magkukulap ng system natin. Nahigas niyo ako? Yes. Tuloy-tuloy yan. Kahit mag-brownout po sa buong Luzon, wala pong problema. Hindi naman, hindi ko naman pwede naman sabihin sa inyo kung nasan yung mga server namin. Baka pasabugin nyo eh. Ha? Okay? 5 years advance in terms of system development. 5 years advance. Hindi po tayo sumasang-ayon lang kung anong meron. Okay? Nag-iisip po ang mga IT department natin para palakihin ng gusto, pagandahin ang sistema natin. Ganyan po yun. Okay? High-end server equipment. Alam nyo ba kung maghanap pong ina-upgrade namin every year para lang po sa mga system natin? Kasi di ba, ang cellphone nyo naluluma, dito na server. Correct? So kailangan mag-upgrade na mag-upgrade. Ilang million ang ginagastos ng kumpanya dyan. Ngayon, kung pipitsugin yung kumpanya tayo, di wala na, bulok mo yung system mo. Agree? Yes. Okay. Competitive system programmers. Ang gagaling po ng mga programmer natin. Ang ibang klase mga utak niyan, kung alam niyo na. Responsive website or Android, on Android or iOS. So kung gamit mo Android, kung gamit niyo po iPhone, kung gamit niyo po PC, wala pong problema. Hindi kagaya ng iba, hanggang PC lang sila, wala sila sa Android. Kasi iba magkakaiba ng program yan. Okay? System can handle, ito, okay na. System can handle 300,000 daily transaction. Daily transaction. Habang nag-i-encode siya, ikaw naman nag-i-link cash, ikaw naman nag-check, ikaw naman bumibili sa online, ikaw naman bumibili ng produkto, etc. Nag-check ka ng genealogy mo, sabay-sabay kayo, wala pong problema. Hindi po magka-crash ang system natin. Yan! Ano pa lang yun? Okay? E paano yung mga down, downline nyo sa ibang bansa? Ganun din. So, okay, matakot. Hindi po magka-crash ang system natin. We have 3, kaya po niyang i-handle 300,000. Okay? Wala pong problema dyan. Ito, hybrid multi-level MLM and binary system. R10BS. Dati po R2BS lang tayo, ngayon R10 na. Ngayon say R10, anong ibig sabihin nun? Parang ganito. Dati, ikaw yan, may bumili ng product dito, may bumili ng product, may pairing. Tama? Okay? May bumili ng product, may bumili ng product, may pairing. May bumili ng package, may bumili ng package, pairing. Yes. Tapos, may combination pa, product, package, pair. Yes. Ngayon, iba na. Dumami na. May bumili ng PAP, bumili ng Easyverse, magpipair. Bumili ng OBI, bumili ng product, magpipair. Ganun na sa atin din. Ayan na yung combination. Ang lupit, di ba? Kaya magsasabing po namin ang IT department natin na pakalulupit ng mga tao. Yes. Di ba? Okay? Real-time pairing system. Real-time. Yes. Once na i-clinic mo, pam! Kuha ka agad. Tama. Di ba? Real-time point system. Once na binili mo, kahit sa easy shop, boom! Automatic yan. Okay? Daily payout on selected countries. Tama ba? Okay. Daily payout on selected countries. Daily payout, kagaya natin. Okay? Meron din tayong check payout. Kung gusto nyo talaga malakihan yung check ninyo, ipunin nyo muna, saka kayo kukuha ng check. Di ba? Every Wednesday, yes. Kuha ng check dyan. Yun. Okay? Ito malapit. 5 minutes payout system. Tayo lang meron yan. Encode ka ngayon, encode ka mamaya, in 5 minutes, makuha mo na yung check yung kita mo. Through Easy Cash or Easy Pay. Tama ba? Ang lupit nun. Ibig sabihin, may pondo po ang kumpanya natin para dyan. May pondo ang kumpanya para sa payout. Yung iba pong kumpanya na networking para may idea lang kayo, okay, nag-iintay muna sila ng pay-in para may payout. Ano yun? Tingnan nyo, ha? Ganun po. Ibig sabihin, malaki na po yung kumpanya natin talaga. Easy Wallet System, meron din tayo niyan. Okay, store. Fully automated POS, point of sale system. Real-time online shop point system. So, tingnan nyo to. Ikaw ito. Ang dami yung online. Okay? Ito, bumibili sa online. Magpapaalam pa ba sa'yo? Hindi na. Malay mo, tama? Ito, bumibili. Magpapaalam pa? Hindi na.
Ito rin, nasa abroad, bibili. Hindi na, hindi na ba paalam? Sa online na naman binibili. Correct? Yes. O pag umabot na 1,200 points yung lahat ng pinagbibili ng grupo mo to, at grupo rito, may wangin ka. Yes. Diba, ano ba? Yes. Oh, maganda. Okay? Itignan mo na lang yung account mo. Kahit pangit ka, pwede. Di ba? Huwag ka na umamin, ha? Okay. 17 countries worldwide with offices, 6 countries with virtual office, automated currency converter. Ito, malupit. May currency converter na tayo diretso. Okay? Updated yan. Real-time din yan. Okay. Multiverse setup, PAP, OBI, Easyverse. Ito maganda, trivia. Last part na po. We're creating 3 millionaires club. Millionaires club member per day. Tatlo po sa isang araw. Maybe a month from now, 2 months from now, 3 months from now, I don't know. Pwedeng bukas rin kagad, maging milyonaryo kagad. Ayun yun. Okay, kasi pagsipagin mo na. 1 global ambassador a day. O, ito na. Global ambassador, ito na yung mga ranking position. Yan yung i-award natin sa September 12. Okay? Ito maganda. More than 50,000 millionaires club ang na-create po ng opisina nito. So, bakit ang pangkulit nito? Diba? Hindi lang magulit. Ay, ang tanong, sino yung gustong makasali rito? Nasa kamay? Sigaw! Woo! Sa mga nanonood po, gusto ko rin po kayo makasali rito para ma-awardan din kayo. Tama ba? Yes! Exciting ba? Yes! Lumaling ba ang pagkakaintindi nyo sa industriya? Yes! Gumanda ba ang pagkakaintindi nyo sa kumpanya? Yes! Yes! Okay, kaya kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, uy, hindi ka rin kamali. Nandito ba yung nag-invite sa inyo? Yes! Oh, sabi niyo ako applying. Apply! Salamat ng marami. Salamat! Doon sa nang ulit sa inyo na umatin kayo ngayon, salamat at pinulit niyo ako. Diba? Salamat kayo. Si Remus pala lahat ng invite tayo, no? Tapos yung natulog, ano? Leader nga yan! No plan, gawin nga. Okay? So, ganun po. I hope na may natutunan kayo. And sa susunod na training, exam, this coming Wednesday, meron na naman tayong NECO. Tama, tapos sa Friday, leadership training. At tuloy-tuloy na po yung training namin Tuesday, Thursday, and Saturday sa online FB Live tungkol sa skills. So iba-iba po yung mga topic doon. If I were you, wala po ako yung miss para maintindihan nyo yung mga mapupulot nyo pa doon. Okay? So again, thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat.